Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 10-23-23. So for today, apat na charts lang yung pagkukwentuhan natin. Tapos first time natin to gagawin na while open yung market dahil napaka-tumal yung market, no? Napaka-boring. So pwede na natin gawin tong video while the market is open. Tapos siguro last video na natin to. Pero if mag 100 views and up, siguro pwede pa tayo gumawa. Kasi diba, hirap naman makipagkwentuhan kung wala kang kakwentuhan. Anyway, so first chart natin is si Dito. So definitely for Dito, dapat na hit na yung trail stop mo dito nung Friday last week. Tapos kasi if makikita niyo si Dito, naka-hold to kanina tapos gap down siya, 'di ba? Yung galaw niya kasi merong news to, yung 3.3 billion shares na bili sa piso lang. So kaya hinuhold 'yon kasi parang gusto ng PSE is parang yung trading public or yung mga tao is ma-digest muna yung news para alam nila kung ano yung gagawin, kung sell, kung magsi-sell sila or kung magba-buy sila. So hinuhold yun para lang ma-digest ng trading public yung news na yun kasi malaking news yun. Sipin nyo, 3.3 billion shares, piso lang nabili, di ba? Anyway, so for Dito, medyo bullish pa rin naman yung chart niya. Pero ako personally, kasi syempre na-hit na yung trail stop natin. Ako personally, dahil parang feeling ko ang tumal ng market, ang sama ng market. So parang buyer's market tayo ngayon. So let the price come to you. So ang babantayan ko dito is maybe itong support or 3 pesos level. Titingnan ko kung paano magre-react yung shares dyan. Pero definitely, kasi ang laki ng galaw nito, ang laki ng volume. So i-watch this nyo pa rin. So kahit hindi kayo bibili, or plano nyo lang bumili, i-watch this nyo lang kasi libre naman manood, di ba? So, sayang, mali nyo, may entry na ibigay. So, that's it for Dito. Pero for today, kahit gap down siya, kahit medyo pangit yung galaw niya, net foreign buy siya today. Tapos, next natin si PHR. So, ito si PHR, ganun pa rin. If may kita ninyo, nasa resistance na siya dahil psychological level, significant level is piso. So, yan talaga yung binabantayan natin. So, ako personally, ang gusto ko makita is mag-break dyan. Ang gusto ko is mag-break dito, tapos gawing support yung piso sa coming days for a possible bullish move later on. Pero, kasi yung galaw ni PHR ngayon, if titingnan nyo, above average yung volume niya. Pero for me, kasi piso yon. So, yung volume niya kasi ngayon parang 6 million pa lang or 7 million pa lang. So dapat feeling ko mas malaki pa doon kasi if not magiging TP play siya or lahat ng tao magti-TP sa piso. So tingnan natin kung ano yung magiging possible galaw nito sa coming days. So yun nga, so yung volume, ako personally gusto ko sana mas malaki yung volume niya para mas may parang mas legit yung break ng piso. Kasi if ma-break niya yung piso pero parang 7 million lang siya or 8 million lang yung volume niya. So parang for me magiging profit taking lang yun. So ito net foreign buy din si PHR. So kaabang-abang to guys, no, sa coming days. So tingnan natin if mauuntog ba siya dyan or gagawa siya ng ascending triangle dito, mag-iipon ng lakas para pag nag-breakout mas malakas. So let's see, no. So congrats. So si alam ko si Vano meron ito. So tingnan natin kung paano niya gagawin yun, no. Kung paano siya magpo-profit taking or hold lang ba siya or actually hindi ko pa siya nakausap, so itatanong ko na lang later on. So congrats sa may mga PHR. Tapos ang next natin is si ASN. So ito net foreign buy din siya today. So yung PHR dito, ASN, dato net foreign buy for today. Tapos ako personally si ASN, ang binabantayan ko lang dito is 5 pesos level. Kasi 5 pesos isa, psychological level, significant level yan. Tapos MA50 is nandun din sa area na yon. So tingnan natin, no, if kaya niya mag-hold yung area na yan and possible range trade lang siya dito for the coming days for a possible breakout. So yun yung, ito yung parang pinaka-bullish scenario. So ang susunod na scenario is hindi mag-hold yung 5 pesos level tapos mag-hold yung 4.50 level. Saka mag reverse, yun yung second bullish. Tapos yung parang pinakapangit na scenario is hindi mag-hold yung 5, hindi mag-hold yung 450, tapos mag-breakdown siya and gumawa ng panibagong low, ng new low. So yun yung parang pinaka-bearish na scenario. So ito very interesting din to si ASN. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days. So, pero so far nag-hold pa yung 5.
Pero dahil sa manang market, so wala, walang may alam, di ba? Kaya maganda yung if plano nyo bumili or plano nyo ilong, I highly suggest na dilig-dilig lang yung dapat sobrang ganda nung ano nyo, nung tranching nyo. So last natin is si Converge. So ito guys, no, if maalala niyo si Converge, ito yung practice chart natin. So sobrang ganda ng chart nito, 'di ba? Nag-bottom siya ng 7.77, tapos nag-box. Iri parang hagdan na pataas, 'di ba? Or up channel. So ang ganda ng galaw niya. Tapos for the past 4 days, so grabe yung galaw niya. Sunod-sunod na red. Tapos ngayon nasa MA 50 na siya. So definitely pag ganitong galaw, dapat na hit na yung trail stop ninyo. And if ever nasasalo kayo, depende no kung saan kayo sasalo, kasi if titingnan nyo yung previous yung support nung pinakamataas na box, hindi nag-hold. Yung susunod na box, yung itong area na to, 'di ba? Support and resistance yan, wala, hindi rin nag-hold. So MA 50 tingnan natin kung mag-hold, pero yun, definitely na hit na yung trail stop niyo pag ganito. Tapos kung gusto niyo talaga tong stock na to, dapat binabantayan niyo siya for a possible re-entry. If ever na magbibigay ng pullback or magsi-squeeze siya or magbe-base forming, so depende, no? Hindi natin alam dahil medyo masama yung market. Pero anyway, so since ito yung practice chart natin, dapat tinitingnan nyo yung system niyo sa ganitong galaw, if ma-maximize niyo ba yung profit dito sa area na to. And if may trail stop kayo or may break even kayo or may cut loss kayo, pwede nyo balikan tong galaw na to. Saan kayo may hit dito sa area na to? Tapos pag na-hit kayo, ilan yung matitirang profit ninyo, or break even ba kayo, or nagbalik ba kayo ng pera sa market, or naipit ba kayo? So pag ganitong pangit yung galaw ng market, I highly suggest ganito yung mga magagandang time mag-aral talaga. And at the same time, ang binabantayan talaga, ako personally ang binabantayan ko talaga is yung mga long term and mga and yung mga dividends ko na port, kasi sobrang mura pag ganitong panahon. Pero at the same time, syempre nagbabantay ka rin yung mga possible trade or possible mga bounce, or basta dapat nagbabantay ka pa rin kahit pangit yung galaw, dapat updated ka pa rin sa news, and dapat nag-A to Z ka pa rin, kasi naniniwala talaga ako yung mga ganitong times, may opportunity pa rin yung market kahit matumal. So extra sipag lang talaga, and ganitong time maganda talaga mag backtest ng system niyo para ma hanggang bearish yung market, ma-tweak niyo siya, ma-adjust niyo siya, kasi pag yung ganitong klase ng market, ma-survive niyo pag nag-bull run, 'di ba? So sobrang dali na yun. Anyway, so this is our kwentuhan session for today, guys. So happy Monday. Bye.